Magandang araw sa inyong lahat. Ito ang ikalawang bahagi ng aking presentasyong mga di kaanong litaw na panghalip sa Tagalog. Sa unang bahagi ay tinalakay ko ang dalawang panghalip panao. Ngayon naman, aking tatalakayin ang panghalip pamatlig o sa Ingles ay demonstrative pronouns. At sa bandang dulo ng talakayan ay titingnan din natin ang mga katumbas nito sa mga piling wika sa Pilipinas. Tingnan muna natin ang mga litaw na panghalip pamatlig. Magsimula tayo sa pangkat ito na panghalip sa malapit sa kapwa nagsasalita at kausap. Saan yung ang may ito o to? Saan yung nang may nito? Saan yung sa may dito o rito? Saan yung nasa may nandito o andito o narito? Saan yung gaya ng may ganito o ganto? At saan yung ay may ayto o eto o heto? Halimbawa, mataas ang lamesa. Itong ang lamesa ay maaaring palitan ng ito. Kaya tama rin ang pangungusap na mataas ito. Ang ikalawang halimbawa, ipatong mo ang libro sa lamesa. Itong sa lamesa ay maaaring palitan ng dito. Kaya naman, ang pangungusap na ipatong mo ang libro dito ay tama rin. Basta malapit sa kapwa nagsasalita at kausap, ito. Ang iyan naman ang panghalip sa malayo sa nagsasalita, ngunit malapit sa kausap. Saan yung ang may iyan o yan? Saan yung nang may niyan o nyan? Saan yung sa may diyan o dyan o riyan? Saan yung nasa may nandiyan o andyan o nariyan? Saan yung gaya ng may ganyan? At saan yung ay may ayan o hayan? Halimbawa, binigyan ng barya yung bata. Itong ng barya ay maaaring palitan ng niyan. Kaya naman, tama ang binigyan niyan yung bata. Isa pang halimbawa, gaya ng ipinakikita mo sa akin ngayon ang dapat na ginawa mo. Nandito yung gaya na, kaya itong gaya ng ipinakikita mo sa akin ngayon ay maaring palitan ng ganyan. Kaya naman, wastong pangungusap pang ganyan ang dapat na ginawa mo. Basta malayo sa nagsasalita, ngunit malapit sa kausap, iyan. Ang iyon naman ang panghalip sa malayo sa kapwa nagsasalita at kausap. Saan yung ang may iyon o yun? Saan yung nang may niyon o noon o nun? Itong noon ang noon sa noong unang panahon, limbawa. Saan yung sa may doon o don o roon o ron? Saan yung nasa may nandoon o andoon o naroon? Saan yung gaya ng may ganoon o ganun? At saan yung ay may ayon o hayon? Halimbawa, nasa bahay nila siya. Itong nasa bahay nila ay maaaring palitan ng naroon. Kaya naman tama ang o wasto ang pangusap na naroon siya. Ikalawang halimbawa, ay ahas, no? Ang ay ahas ay maaaring palitan ng ayon. Kaya naman wasto ang pangusap na ayon, no? Basta malayo sa kapwa nagsasalita at kausap, iyon.
sa kasagupuan, ang O sa gitna ng salita ay madalas nabibigkas na U. Kaya naman ang yun, halimbawa, ay nagiging yun at ang ayon nagiging ayun. Ang una nating bigaan ng nitaon na panghalip pamatlig ay yaon. Ito ang lumang iyon na nakikita sa mga luma o formal na panitikan. Sa talahan na yan sa kaliwa, ang mga blanco ay mga anyong hindi ko pa naririnig at nababasa. At malamang ay wala talagang salita para sa anyo. Itong susunod ay madalas ko talagang naririnig. Kaya nilagyan ko ng medyo litaw sa halip na di gaanong litaw. Ang yaan ay variant ng iyan na naririnig sa ilang dialekto na Tagalog. Hindi ko tiyak na ito ang lumang iyan sapagkat hindi ko ito makita sa mga bokabularyo noong panahon ng Kastila at sa balarila ng wikang pambansa. Sa halip, ang nakita ko lamang sa lumang bokabularyo bukod sa iyan ay yian. At sa palagay ko'y magkasimbigkas lang talaga ang dalawa. Sapagkat wala naman talagang pantig na yi sa Tagalog, di ba? Ito na marahil ang pangunahing pangkat ng panghalip pamatlig na di gaanong litaw. Ang pangkat yari o iri. Minsan, kasing kahulugan ito ng pangkat ito. Minsan, panghalip sa malapit sa nagsasalita, ngunit malayo sa kausap. Saan yung ang, mayroong yari o ari o iri? Saan yung nang, mayroong niri o niri? Saan yung sa, mayroong dini o rini? Saan yung nasa, mayroong nandini, andini, narini? Saan yung gaya ng, mayroong ganiri o garni? At saan yung ay, mayroong airi, eri o heri? Halimbawa, nasa akin ang lapis mo. Ang nasa akin ay maaring palitan ng narini. Kaya tamang pangungusap ang narini ang lapis mo. Ayon sa balarila sa pahina 239, ang iri at yari ay naiiba ng kaunti sa ito pagkat ang una ay nangangahulugan ng lalong malapit o nasa katawan na nagsasalita at ang ito ay maaaring malayo-layo. Pagkaman sa halip ng yari ay nagagamit kailanman ang ito, ngunit ang yari ay di lagi nang naipapalit sa ito. Ang anyong yari ang lalong nakikita sa mga luma o formal na panitikan. Halimbawa, ang Florante at Laura. Kung nagtataka kayo sa pagbaybay ng mga salita sa talahan na yan, sa kasalukuyan, ang I sa dulo ng salita ay madalas nabibigkas na E. Kaya naman ang iri, alimbawa, ay nagiging ire, at ang garni ay nagiging garni kapag sinasalita. Tutulad ito sa salitang sabi na kadalasang naririnig ngayon bilang sabi. Isang araw, hinanap ko ang ito sa bokabularyo ni Nanoseda at Sanlucar noong 1754. At pagdakay may napansin kakaiba, gaito. Gaito? Gaito kaya ang lumang anyo ng patulad? Hindi ito mahirap paniwalaan sapagkat mayroon talagang medyo litaw na panlaping ga at ang lalong digaan ng litaw na gangga na nangangahulugan rin kaya. Halimbawa, ito ang ga sa salitang gabundok. Sa pangkat iri o yari, gayari. Sa pangkat ito, gaito. Sa pangkat iyan, gaiyan. At sa pangkat iyon, gayaon. At malinaw na sa atin ang pinagmulan ng salitang gayon. Sa kabilang banda, ang anyong paukol o ang anyong sa ay maaaring gawing pandiwa. Bihira na rin itong marinig. Dadapwat di naman ikapapangit ng sulat na gamitin ang mga ito. Kahit pa ilan-ilan lang. Ang mga halimbawa nito ay parini, parito, parian, paroon. Dumini, dumito, dumian o juman at dumoon. Halimbawa,
pasisimbahan na ako. Ang salitang pasisimbahan ay maaaring palitan ng paririyan. Kaya wastong pangungusap ang paririyan na ako. Ikalawa, sa aming bahay ka muna. Ang sa aming bahay ay maaaring palitan ng dumito. Kaya wastong pangungusap ang dumito ka muna. Tandaang hindi lamang ang mga ito ang paraan upang gawing pandiwa ang panghalip pamatlig. At nandito na tayo sa bandang dulo. Sa wikang Cebuano ay may katumbas ang pangkat iri o yari. At ito ang kiri o kari. May nabasa akong komento sa YouTube na hindi na rin ito gaano litaw. Kung gayon, nakatotuwang isa ang kinahinatnan ng pangkat na ito at ng katumbas nito sa Tagalog. Sa kasawiang palad, hindi ko may papaliwanag ang mga nandito sapagkat di ako nagbibisaya. Kung nais pumaroon sa pinagkuhanan ko nito, ay ipapakita ko naman ang aking mga sanggunian. Ang Kapampangan ang isa pang wika sa Pilipinas na may katumbas sa anyong iri o yari sa Tagalog. Subalit, hindi tulad ng sa Tagalog at sa Cebuano, litaw sa kanila ang lahat ng apat na pangkat. Ang katumbas ng iri o yari sa kanila ay ini, at ang katumbas ng ito sa kanila ay iti. Mapapansin rin magkaiba ang anyo ng isahan at maramihan sa kanilang panghalip pamatlig na siyang bihira sa mga wika sa Pilipinas. Ngunit, ibang usapan na ito. At ayun, tapos na. Wala na rin akong ibang sasabihin. Maraming salamat sa panonood.